So hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Mark Labsa once again. So for today's video, mga Labsa, let's talk about latest updates about online lending application. So I would like to grab this opportunity also para humingi sa inyo ng pasensya dahil kung napapansin nyo, minsan na lang po tayong makagawa, makapag-upload ng videos about online lending application. Pero it doesn't mean, mga ka-lifestyle, na binabaliwala ko na yung mga nag-aabang ng latest updates about online lending application ngayon, mga ka-lifestyle. Nangyari lang po talaga na busy po tayo kasi nga nag-a-apply po tayo sa divisions. So napakaraming mga legal documents na tinatrabaho ko. That's why busy tayo almost 2 weeks, mga ka-lifestyle. Pero ngayon, mga ka-lifestyle, medyo nakakaluwag-luwag na tayo ng time. That's why nakapag-decision akong gumawa ng content ngayong araw. I-share ko lang sa inyo, mga ka-lifestyle, yung mga napansin ko na news or latest updates about online lending application sa Play Store or sa iba't ibang klaseng social media platform. So marami pong mga, I think na gawa ko na to ng video dati, pero i-re-relay ko lang ulit. Or yun nga, napakarami pa rin mga nagsisilabas ang mga bagong online lending application na sinasabing long term daw, pero when pag napunta ka na sa apps, yun pala short term pa rin, 7 days yun pinakamababa na talaga, 7 days, wala nang 14 days. Especially mga ka-lifestyle, yung mga bagong online lending application like ni Mabilis Loan Apps, Kasyola. So yun yung mga latest na online lending application na kahit sa ang social media platform, sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, lumalabas tong ads nila. Ganun kalupit itong mga bagong online lending application na to. Pero mga ka-lifestyle, sinasabi kasi sa loan, sa ads nila na 1 to 5,000 pesos yung pwedeng i-loan. Pero ito yung twist dito, kasi lahat ng mga online lending application na ganito is 300 lang po talaga. 300 lang po talaga yung malo-loan nyo. So if I were you, wag nyo na lang subukan. Okay? Wag nyo na lang subukan. Pero anyways, small amount lang din naman, 300. Pero I think mahihikayat ka na mag-reloan dito, mga ka-lifestyle. Kasi nga, every time na good payer ka dito, makaka-reloan ka, of course. Pero tandaan nyo to, mga ka-lifestyle, pag nag-due kayo one day lang sa mga apps na to, tapos sasabihin sa inyo, pwede magbayad kayo kaagad, even though alam na ng agent na nag-due ka na. Take note, hindi ka, mare-reject ka. So, if I were you, kung may plano kang mag-reloan dito, huwag mong palagpasin ng one day due or more, okay? So, yun yung mga bagong mga updates na napansin ko ngayon sa online lending application. And isa pa, mga ka-lifestyle, napakarami pa rin mga nag-PPM sa akin about dun sa mga Sabuena, Warrant of Arrest, and magkaka-record ba sa NBI. So hindi ako magsasawang paulit-ulit na explain sa inyo yung mga katotohanan or imposibleng mangyari, mga ka-lifestyle. Kasi sa like what I've said before, mga ka-lifestyle, hindi ka magkaka-record o magkaka-bad record sa NBI every time kung kukuha ka ng police clearance, NBI clearance. Hindi, walang kinalaman yung mga online lending application if mag-hit ka sa NBI. Kasi baka kasi may kapangalan kang may kaso. So it doesn't mean na may record ka sa NBI dahil hindi mo binayaran ng OLA. Walang ganun, mga ka-lifestyle. Kasi honestly speaking, mga ka-lifestyle, yung mga online lending application is hindi po yan sila nagko-complaint against sa kanilang mga borrower. Maniwala kayo sa hindi. Kasi alam nila, mga ka-lifestyle, alam nila
sa kanilang mga sarili na lumalabag sila sa batas. Yung interest nila, the way yung interest nila, sobra biyan sa yung qualification lang talaga na pwedeng ibigay na interest sa mga borrowers. So sila, lumagpas sila doon. So that's why alam nila sa sarili nila na may violation sila. Then aside of that, mga ka-lifestyle, sabihin na natin yung mga online lending application is SEC-registered and magaganda yung rate nila, yung review nila sa apps. Pero mga ka-lifestyle, merong mga negative na deeds or gawain yung mga online lending application na yan na hindi alam ng karamihan. Okay? So, yun na nga, pag nag-due ka na, kung ano-ano ng mga text messages, tawag ng tawag, at idadamay pa yung mga contacts mo na hindi mo naman nilagay as a reference during pag-fill up mo or pag-fill in mo ng mga contact reference na hinihingi nila. So, yun yung pinaka-violation na hindi mo talaga maiiwasan pag na-involve ka sa online lending application, mga ka-lifestyle. So, again, dun sa mga always nagtatanong anong gagawin nila, nag-due na sila ngayon, due na sila bukas, wala silang ibabayad na pera kasi walang-wala talaga sila. So, ito lang yung suggestion ko sa inyo, ha? Kung walang-wala talaga kayo, huwag niyong pilitin, mga ka-lifestyle, okay? Huwag niyong pilitin yung sarili niyo. Baka kasi masiraan kayo ng bait at pati pamilya niyo ma-involve, magka-problema kayo, magka-away-away kayo. So, mas mabuting huwag niyong pilitin yung sarili niyo, okay? Then, lilipas din yan, mga ka-lifestyle. Ito yung palagi kong gustong iparating sa inyo. Yung problema nyo sa online lending application, hindi lang kayo yung nakakaranas nyan ngayon. Naranasan ko rin yan. Until now, nararanasan pa natin yan. Pero, may katapusan po yan, mga ka-lifestyle. May katapusan po yan. Huwag kayong susuko dahil darating yung panahon na titigil din yan. Black lang ng black ng black ng black. Mauubusan yan ng numbers. Kung ayaw nyo talaga mag-change SIM card, ang gawin nyo, black lang ng black. Pag may tumatawag, 'di ba, sinasagot nyo, alam nyo na kaagad na agent. So black nyo agad. Pero nasa sa inyo yan, mga lifestyle. Pero disclaimer, ha, disclaimer. Black nyo lang kung syempre masakit na sa tenga, pinagmumura na kayo, pinagsisigawan na kayo, black nyo. Black lang ng black. So alam naman natin na lahat ng mga online lending application, once na tumatawag sa atin, is sisigaw talaga yan, tapos malalakas yung boses. So in that way, alam na natin na itong mga OLA agent na to is gawain talaga nila yan, haras po talaga sila. So yun, mga ka-lifestyle, ano pa ba? So again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application na hindi nila alam yung solution, hindi nila alam yung gagawin nila, especially yung mga bago pa isang online lending application pa lang, tapos pinaghaharas na, hindi niya alam yung gagawin niya. So share nyo tong video, mga ka-lifestyle, okay? Share nyo to. So yung pinaka best way talaga dito is dedmatology, okay? Pero hindi ko talaga sinasuggest to, ha. Kung may pera talaga yung sobra-sobra, bayaran nyo, kasi syempre kahit paano, 'di ba, nakatulong naman yung OLA. Pero mga ka-lifestyle, pag minura ka na, pinagsisigawan ka na, huwag nyo nang bayaran, mga ka-lifestyle, para madala yung mga OLA agent na yan, okay? So yun lang, mga ka-lifestyle. Once again, I hope na makaka-recover pa lahat ng mga biktima ng online lending application. Kasi napansin ko rin, napakarami na namang nadadagdag, napakarami na namang nabibiktima ng mga online lending company, napakarami na naman.
And then, sad to say, yung mga most haras na mga OLA is nandoon pa rin sa Play Store. Hindi ko alam kung binabayaran ba nila si Play Store, si SEC, kasi until now, nag-operate pa rin, di ba? Kung napapansin nyo, especially yung mga top 5 most haras na mga OLA, nandyan pa rin sa Play Store. Ewan ko kung kailan lilinisin. Pero anyways, ang pinaka main point naman natin sa channel natin is to reduce yung mga posibleng kaharapin yung problema, di ba? In the future, ano yung dapat yung gawin para maless yung stress na syempre kakaharapin nyo when kung ma-involve kayo sa OLA. So, yun lang mga ka-lifestyle. Have a great day. Laban lang. Again, kung may problema ka sa OLA, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan or nakaka-experience ng ganyan. Libo-libo pa or sabihin na natin milyon. Okay? So, again, kung natatakot ka na makulong, okay lang yan mga ka-lifestyle. Hanggang pagbabanta lang talaga yung mga nare-receive mong mga sabena, warrant of arrest, ano pa yung iba dyan. Lahat-lahat na nagaling sa OLA agent mismo or OLA company is peke po yan, okay? Walang katotohanan. So yun lang mga ka-lifestyle. Peace.